Hindi talaga ako nag-speak kasi akalain ko yung katawan niya hindi talaga pang ano eh, pang patibayan eh, kasi maliit yung siya, maliit yung ano. Di pa subscribe mo natin, Marlon India's TV. India's TV, ayan. Thank you, thank you. Ano pa inabangan nyo? Pindot na! So, what's up sa inyo guys? Welcome na naman sa ating YouTube channel at FB page. Ayan, shoutout sa inyo lahat. At guys, napakarami na nagsasalita ngayon sa mga page, sa mga boxing world or boxing fans. Ayan guys. At ang daming mga kung ano nung comment, ayan guys. Pero para matigil kayo, eto, pakinggan ninyo at intindihin nyo mga sinabi ni Tall Champ, Chandril Casimiro. Ayan ha guys, para kayo ay magsitigil, okay? Sige, eto, ang video na to ay courtesy natin kay Tall Rich Don, ayan. Shoutout sa inyo lahat at congratulations, syempre, diba, yan, basta masaya kami, panalo, bahala kayo, ha, okay, let's go. So, sabi ko, lahat ng body shot, salut talaga niya, pero pinaya niya talaga, so, yun, sa first round pa lang, sabi ko, parang matibay pala to, ha, kaya hindi na ako nagkumpiyansa, sabi ko, pinagandaan talaga niya. So, na-surprise ako sa kanya kasi hindi mo akalain na ganun pa lang yung pinakita niya sa akin. At any point in the fight pa, medyo naramdaman mo na baka medyo lihado ka o hindi naman? Hindi naman kasi early seconds, makapapasok ako early seconds eh. Yun lang talaga yung jab lang talaga matama ako sa kanya kasi sobrang haba ng kamay niya. Jab at saka yun. Pero hindi siya makapasok sa akin na magandang tama kasi kitang-kita ko yung suntok niya eh. Nung kumunekta yung counter mo na nagpabagsak sa kanya nung round 6, nung tumayo siya, anong nasa isip mo na gano'n? Oh shit, matibay talaga. Sabi ko, hindi ko akalain kasi yung expectation ko, 1-2-3. So, sayang yung mga kaibigan ko na bumusta. Bawin na tayo next time. Brad, nung may parte sa laban na niyakap ka niya, tapos dinilaan niya yung corner niyo eh. Kaya yung crowd nag-react. Sinabi ba yun sa'yo ng corner mo? Tsaka nung may isang pang parte sa laban, nandun siya sa likod mo, meron siyang hindi ginawang kaaya-aya. Napikon ka ba nun? Tapos iniisip mo ba na, nangyayang to, gusto, naisip mo ba na para gusto mo na lang talaga siya patumbay ng mga panahon na yun? Hindi talaga ako nag-speak kasi hindi ako nag-speak na patama talaga ako na maganda sa kanya kasi yung inaano ko na lang yung timing ko kasi hindi ko masasabi na mapabagsak ko siya agad eh kasi matibay talaga. Kailangan mo muna pagdaanan sa mga iba-ibang angulo bago mo siya matamaan ng maganda kasi inaabangan ka rin niya eh. Inaabangan niya yung lakas ko kaya hindi mo talaga masasabi na itong suntok na ito mapabagsak siya. Kailangan mo ano muna yung paglaruan mo muna siya bago ka pumasok na yung pamatay mo nung ibibigay. Totoo yung sinabi nyo, no? Nung Thursday sabi nyo, walang takbuhan. Obviously natuwa lahat ng tao, hiyaw kami ng hiyaw. Talagang action-packed yung laban. At any point, ano yung naging diskarte mo? Kasi tinutukuran ka niya, he was using his deck eh. Anong ginawa mo para makakonekta sa kanya? Wala, hindi ko na siya pinalayo. Kasi kapag lalayoon, sobrang haba yung kamay niya. Kaya mabutan niya ako eh. Kaya doon na ako sa sa harap niya. Eh sabi ng corner ko, "Huwag mong layuan." Sabi ko, "Shit, pag hindi ko lalayuan 'to, malakas din." Puta. Kailangan mo ilagan talaga. Discarte talaga. Sabi din ng iba na ko, Sikander, "Discarte ka na lang, discarte." Walang ibang magagano, discarte lang. Kasi natipid din. Bilang homecoming fight mo 'to, last kang lumaban dito 2019. Ano yung pakiramdam na ito? Kumbaga yung crowd, masasabi ko, 99% sa'yo eh. Yung 0.1%, yung corner lang niya eh. Ano yung pakiramdam na after 4 years, almost 4 years na lahat kami nandito nasa likod mo? Kumbaga, wala nang wala nang hometown, wala nang kumbaga advantage yung opponent mo sa crowd. Yun, maraming nagsabi yung kalaban ko easy fight, pero kita-kita nyo naman. Ang galing ng kalaban natin, pinagandaan niya talaga, so hindi ako na-expect na ganung nangyari at pinakita ko talaga yung beast ko na kaya ko to. Ano yung next para sa iyo? Obviously, lahat kami no, gusto mong makalaban mo na si Naoya Inoue. Papapahinga ka ba muna o rekta na agad sa training para makalaban siya? Hinga muna isang buwan tapos training. So, nag-ano ako sa manager ko or promoter ko, sila na bahala sa mag-arrange ng laban ko.
So, sila yung mag-decision kung sinong kalaban natin, Naoya Inoueva or Real Aim. Basta sila na bahala kung anong ibigay nila sa atin. Exactly. Tier promoter. Sir, what can you say about your words performance today? So, More than expected of yung kalaban niya is very tough. So pero mabuti rin na nanalo daw si Kasama. Last Thursday you told me that if he wins this fight, you will set up one more fight before actually going with Naoya Inoue. Will you still push through with this plan of yours? Pag-usapan niya muna about sa world title match. And then, after that world title match, there's a possibility na makakalaban niya si Inoue Naoya. Last two questions. What if Nitumbua asks for a rematch? Would you actually consider giving it to him? Rematch yun. Okay. kay Champ na lang, no? Kung ano lang, mensahe mo na lang sa mga fans na nanonood ngayon, nagbigay ng mainit na support na sa'yo. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga fans ko at lalo na sa mga press at mga YouTuber at sa lahat ng pumupunta dito sa Okada Arena at sa lahat ng sumusuporta sa akin, lalo na sa my team, Bad Brothers. So, nagpapasalamat po ako dahil sinusuportahan nila talaga ako mula noon hanggang ngayon, nandito pa rin sila sumusuporta. Salamat po ako sa Panginoon na binigyan ako ng chance na manalo at sana po magiging world champion tayo muli at dahil po sa tulong ng promoter natin si Pito at sa manager ko Igas de Masaya si Dila Cruz, maraming pong salamat sa kanilang lahat lalo sa inyo at sa nandito ngayon, maraming salamat at sa trainer ko Katman, Jason at sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, maraming pong salamat. Isang napakalupit at mandirigmang shoutout kay Marlon India sa akin. Isang tunay na mandirig mayan. Puntahan nyo yung channel niya. Dahil yan, malupit. Ah, nag-iisang mandirig mabos bulit. Ang bumagka. Iba. Yo, what's up? Abitapa, shoutout ka mga Marlon India TV. Kaputi ka lang. Alright.